Dapat ikonsidera na ang i-deploy para magpatrolya sa West Philippine Sea ay ang gray ships ng Philippine Navy at ang hindi white ships ng Philippine Coast Guard. Itong rekomendasyon ni na Congressman Neptali Gonzales II at Arnan Panaligan sa briefing ng House Special Committee on the West Philippine Sea sa pagtalakay ng komite sa mga insidente ng panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Natanong ng dalawang mambabatas kung mayroon bang kaibahan sa pagtrato ng Chinese Coast Guard o Chinese Navy kapag gray ship ng Pilipinas ang nagpapatrolya sa naturang karagatan. Sagot ni Vice Admiral Alberto Carlos, Commander ng Western Command, madalas nakararanas ng pangaharas ang white ships ng bansa, gaya ng Philippine Coast Guard kung ikukumpara sa gray ships. Kadalas ang ginagawa lamang ng China sa gray ships ay shadowing o pagsunod sa layong 5 to 8 nautical miles. Isa pa lamang insidente ang naitala nang banggain ng isang Chinese Navy ang bow ng Philippine Navy ship. Dahil dito naniniwala sina Gonzales at Panaligan na mas takot na maging agresibo ang China kung Philippine Navy ship ang gagamitin sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Tiyak naman ni Carlos na madalas naglalayag sa WPS ang Navy ship ng Pilipinas para igiit ang ating soberenyas at claim sa teritoryo. Katunayan halos 24/7 na ang pagpapatrolya ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, pero aminado si Carlos, kulang pa rin ang kanilang mga asset. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.